Love can be a tricky thing kung minsan sa umpisa masaya at walang mintis ang pagpapakita ng love sa isa't isa. Pero minsan, lilitaw talaga na may isang nagiging martir na. And this doesn't just apply to romantic relationships, pati naman sa pamilya o mga kaibigan. Ang tanong, are you getting the love you deserve? May babasahin kaming mga signs at kung affected ka, thumbs up. Or kung hindi ka naman affected, thumbs down. Okay. Sign number one, hindi mo nararamdaman na maganda ka o magaling ka kapag kasama mo siya o sila. Pwede itong somebody special to you o friends mo o family mo. Okay. Ikaw affected. 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 Hindi ako affected. So, ibig sabihin nito, hindi ako affected. Hindi ako affected. How does it affect you na hindi nila napaparamdam sa'yo na maganda ka o magaling ka? Yung mamila ko, siguro nahihiya lang sila. Okay. Pero yung mga friends ko, parang kasi pare-pareho kami ng trabaho eh. Oo, oh, may competition. Oo, okay. Okay. Kaya parang hindi mo mararamdaman na pinupuri ka o magaling ka. Kasi pare-pareho tayo eh. Uh-oh. Na pare-pareho kami sumasampa sa stage. That's right. Na parang, yes. Ang galing mo, parang plastic naman yun, diba? Ila. Okay. Di ba, Miss Cookie? Tsaka na-imagine ko yung scenario kasi. Mars Cookie, hindi ka affected. Ako hindi ako affected kasi I have come to terms with myself na may kanya-kanya tayong beauty eh. Mm. And beauty is in the eye of the beholder. Mm. So, noon insecure ako sa sarili ko masyado. Pag hindi ako sinabihan na maganda, I'm so depressed. Ngayon, I couldn't care less. Kung nagagandahan ka sa akin, thank you. Kung hindi, so what? Mm-mm. I know I'm beautiful. Oh! I love that! Miss Cookie, may nanalo na! Meron na, Ben! Congrats! May nanalo na, Ben! May nanalo na! Oh no, but good one. But it's nice also that you said that. Kasi that means it was a process. Yes! Yung, kunwari, kaming lahat, pinaparod ka namin, artista ka, ibig sabihin maganda ka, di ba? Pero hindi pala automatic yun na kahit ikaw naramdaman mo siya. Hindi. So it was a struggle, it was a process. Totoo, true. Uh-oh. To find yourself, to find your core. Siyempre, nakukuha mo yan. Hindi sa nagpapabait ha, but ito na naman, some people say kasi, naku, don't be too pa-spiritual. But that's the truth. Yes. You find your core in prayer, mm-mm, una sa lahat. Mm-mm. And then you seek counseling, if you should seek counseling. Yeah. And sarili mo ring introspection din. Uh-huh. And then you finally realize, hay naku, at 50, I'm getting too old for this. To worry about these things. To worry about these things. Okay na lang, di ba? Sabi ng suplada, basta ako, self-contained ako na okay. Alam ko naman na may itsu-itsura ako, salamat sa Diyos. Masaya na ako doon. Ayan na, ginalingan niya na. Ginalingan na talaga. Sobra na yun. Nanalo na ginalingan. Ikaw na talaga. Sobra na ako. I thank you. Maybe it's my hormones. Sorry, Mars! Hindi kasi. Parang feeling ko lang na parang dati nagkaroon kami ng issue ng ganyan ni VJ. Okay. Kasi sabi niya, pag lumalabas daw kami, hindi daw ako nag-aayos. Okay. Bakit daw kapag nasa trabaho ako, lagi daw akong nakaayos. Mm-hmm. So gusto niya, kahit sa normal na araw, ganito yung itsura ko. Hindi ko naman kaya, Mars, mag-isa. So ngayon, meron naman siyang, so nag-aayos na ako, Mars. Nice! So, nice, Mars. Mag-lower ko yung hair ko, hindi ako lumalabas ng bahay nang hindi na naka nang basa ang buhok ko. Okay. Nagrereklamo naman siya, Mars. Bakit? Ang tagal ko daw. Saan ba tayo lulugar, Mars? So ngayon, parang natutuwa ako in a way na I appreciate it every time he tells me that I look nice. Ayan na yan. Oh. Ayan na. Ayan na. Ayan na, ginagalingan mo din. Siyempre. Runner up ka, girl. Kailangan magalingan tayo. Ako Mars. Din, madalas din, ginalingan ko kaya hindi ako masyadong affected. Ayan. Yung okay. Galing-galingan ako dito, smart-smart ako sa ganyan. Generally, I'm confident with whatever, kung may alam ako or whatever. Tsaka yung husband ko always makes me feel beautiful. Kaya hindi ko nga akalain na dati malaki ako. Hindi ko nga feeling mataba ako eh. Kasi never ko naman na feel na parang, am I heavy? Am I ganyan? Parang never niya yun pinaramdam sa akin. Kasi para sa kanya, gusto niya babae, makorte, mga ganyan. So I never had that problem. I guess the only time that I would feel, or I feel, na affected ako doon is because I have a particular friend. Eh, mas magaling siya sa akin. Mas matalino siya sa akin. Talaga? Pero medyo rude din siya. Okay. Medyo rude din siya. So she always calls me out if I make a mistake. Or pag kunwari, nawala ako sa conversation, tapos sumali ako bigla, so medyo na-lost ako na iba. So yung comment ko medyo, off. Off ka kasi, hindi nakikinig eh. Ay, diretso siya. So sabi ko,
ang laki na natin, may nang bubuli pa sa akin. Pero tanggap ko to dahil bihira lang to. Correct. Minsan lang naman tayo magkita. Sige, push mo na yan. Parang always remember also to not do that to other people. Yes, because yun. It, yung feeling is fresh. Kung dati nararamdaman mo nung bata ka, binubuli ka ng upper batchmen, nung lumaki ka na, deadma ka na. But you know, that still happens in real life. Totoo so yan, it's a reminder to me, huwag kang ganyan din, huwag kang mamamahiya ng iba, huwag kang, parang ganun. Nice one, Mar. Ginalingan din. Sobra, ginalingan. Thank you. Pero nag-overtime ako dun. Minanalo na kasi. Nag-benefit. Ito daw, sign number two. Madalas nilang hawak ang mga phones nila, pero pag ikaw ang nag-text, ang tagal sumagot. Does this affect you? Ganun, affected. Babae lang. Ay. Dead na siya. O, ikaw muna. Mars Rommel. Mars. Ako? Oo. Kailan lang yan? Magsimula lang yung isang araw. Ayan na to. Ayan na. Oo. May ka-text ako na, ano mo yun? Getting to know. Gana. Okay. Ganun lang naman. Nung una, mabilis ang sagot. Okay. Nung umiilang araw na, bumabagal na. Ano mo lang load? Nakalimutan mo ipasalod. Pinadalang ko eh. Huwag siyang ano. Huwag siyang ano. Ba? O, yun na nga. Baka hindi na inanli yung load. Baka 20 yan. Lang. Kasalanan niya yan. De, sandaan yun na yung ramdam. So affected. Naka-affect. Nakasira ng araw pa minsan. No? Hindi naman. Kasi may taping ako ng Mars eh. Yeah! Gano'n! Yay! Bawi ka na doon. Napang-load na siya ulit, Mars. Totoo. Yan, ginalingan ko, ha? Pag muna masyadong galingan. Mars, okay, Snoopy. Mars not affected. Ako naman kasi, mga Mars, sa dami ng hugot ko, ayan na. Sa dami ng mga naranasan ko sa buhay, para bang ano, I've gotten nga to the point now, at 50, na para bang, ano na ako eh, parang I'm above it all na. Yeah. Para bang feeling ko, I'm getting too old for this. And I'm not too old naman to love myself and kumbaga do other things more important than mag-sulk ako in a corner dahil hindi sumasagot sa akin. Kung ayaw sumagot, di wag. Ayan. Oh. Diba? Di, yes. Pag tumawag siya, hindi ko na siya sasagutin. Ayan. Ayun na, megante. Away naman pala eh. Megante. Kala ko naman ang above it all. Kala ko pa naman. Kala ko pa naman maganda yung sagot mo. May away naman pala yung ending. May pangil pa rin. May pangil pa rin, Mars. Away naman pala dito. Huwag kayong abusado. Ikat di mo sinagot, huwag mo rin sagutin. Kala ko positibo kayo pala, negative. Patayan mo pa ng phone. Mars, ikaw. Ako naman, syempre, affected. Kasi hindi ka naman magte-text kung wala kang kailangan. Sa bagay. Diba? Tapos kapag sila yung hindi, dawi dito, hindi ka nag-reply sa kanila, galit sila. Ayan yun eh. O, diba? Diba? Oh, yan yun, di ba? O next time, pag nag-text, huwag nyo rin sagutin. Huwag nyo rin sagutin. Hindi, ako yun lang, Mars, na parang, although guilty rin ako sa hindi pagsagot. Dahil? Bakit kayo hindi agad sumasagot? Kasi nga, siguro minsan sa dami ng ginagawa. Kaya sometimes, naiintindihan ko naman. Yes. Pero minsan kasi like, if it's something important, or parang kailangan mo makuha agad yung answer. Tapos ang hirap, parang, my gosh, hindi sumasagot. Tapos nakita mo online sa Facebook. Ayan. Yun, no? Yun eh. Ayan, no. Nahuli kasi. Tapos nagkamali, nag-like pa ng photo na pinost mo sa IG. Totoo. Diba parang, oh, magkaka-like. Oh, tapos sumagot, wrong send, di ba? Nako. Eto na nga. Ayan lang naman. Pero very petty. Hindi naman super affected na sira na yung buong araw mo. Pero minsan lang, parang pet peeve siya. More totoo. Than anything. Yun, totoo. Tataa. Ika-a nang sabi mo. Ako affected ako. Ayan. Naalala ko may isang super good friend na peste talaga ako sa kanya. Kasi ugali niya. Pag meron siya tinatanong sa akin, ang dami pang question marks, sunod-sunod ganun. So ako natataranta, sagot agad. Ito, kahit anong tanongin ko sa kanya, hindi sumasagot Mars. After a while, pag hindi ko na kinakausap, I find it rude. Yes. I find it rude. If you're busy now, I'm sure later, pag medyo nasa kotse ka, may driver naman yun. Mag-reply ka naman na something. Or kung ang reply masyadong mahaba, kasi meron siya sa, kasi paminsan ang haba ng explanation, te-text ko pa, di sabihin mo, tulong to explain, tell you next time I see kaya, you. O kaya, call me later when you can. Yeah, para mga mas ganyan. Madali yun. So ako na-affect ako kasi I find that rude. Kaya parang, at least eventually, nasabi ko na rin yun sa kanya. So, like, I find that rude when I ask you something, please reply to me because whenever you text me, sinasagot kita. Oo, be fair naman, don't be rude. Lalo ng mga hugot. Correct! If affected ka, di pa huli ang lahat. Sabi nga na isang sikat na painting sa Benka Museum sa Baguio, huwag mong damdamin ang mga bagay, walang damdamin. Oy, ganda nun!